Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Bintangan nila ako na imib na po si Sapa. Si Sapa Erdong, nag-report talaga sa kanila. Where's sila? Taka, side of attention. Hihintay ka na ni Miss Salvador sa labas. Pinapalaya ka na niya! Sinabi mo, nakidintap kita. Nagpaliwanag na ako and that's why your name is clear. Alam ko ayaw mo na, pero willing akong tumulong. Pagtanong mo sa daddy mo ang nangyaring expedition ng Gemini Industries sa Tana. Nangyari yun ng panahon na nawala ang Hiyas. Sa tingin mo hinahanap na kaya niya ngayon ang Hiyas? Sana nga, paghahanap ng Hiyas ang ginagawa niyo. Mayis ka dyan! Kaya na! Kung patuloy ka dyan sa kabaliwan mo, wala akong magagawa kundi parusahan at ikulong ka. Pakagaling! Ano nangyari kay Giana? Wala. Nakita ko si Sapara mag-isa kaya pinauwi ko siya agad dito. Kaya pala siya mukhang galit sa'yo. Langkawan, kailangan natin doble ng pagbabantay kay Giana. Nakita mo kung paano niya tinalo yung isang walang kwentang kawal. Matapang at malakas ang kapatid mo, Raul. Mas malakas siya kaysa sa iba nating kawal. Alam niya kung paano niya takutin ang mga ito para sumunod sa kanya. Matigas talaga ang ulo ni Giana. Kailangan kong makausap si Ama. Hindi ako papayag na paglayuin tayong dalawa sa ina. Walang maaaring humalang sa pagmamahala nating dalawa. Ikaw lang ang mamahalin ko. At ako lang ang dapat mong mahalin. Laura! Pinagtaksi lang mo na ako. Pagkatapos mo akong paasahin, paibigin. Sino yan? Ikaw? Ha? Ikaw may pinalit sa akin ni Laura? Ha? Naku, pinsan. Kung ako sa'yo, uupahan ko yan eh. Eh, pagkasira ulo eh. Pinsan? Ah. Ben. Ako'y nagdi-deliver dito. Delivery boy, Ben. Future husband ng pinsan. Kapal ko ka. Sira. Manager niya sa Donato? Why not? Hindi mo pa sa tingin na qualified ako? Hindi yun, pare. Pero alam ba yung responsibility mo? It's both physically and emotionally draining. Pare, parang nagbumarket lang ng produkto. Alam mo naman yung amputay ko, di ba? Alam ko yun, pare. Pero paano yung trabaho mo? Tsaka yung negosyo niyo? Eh di maglilip ako sa trabaho. Total, si Papa naman ang boss ko. I'm sure he's gonna give you the full support. Oh! Did I hear you right? Ay, dito. Ay, Mimo. Mag-leave ka nga sa trabaho? Oo, Dad. Kasi ako yung bagong campaign manager ni Tito Donato. Really? That's great, son! Thank congratulations! You. Yeah. I'm backing you up all the way, this one. I'm excited, Dad. Actually, this won't be the one of the biggest challenge para sa akin. Pero kaya ko to. And more importantly, mapapalpit ka ulit kay Sapphire. Yeah, I know that. Oh, ayan. Ay, nakita ako dyan na dalawang entries ng monitor na zone. Baka yung isa dyan, hinahanap mo. Andito. Hello? Hinahanap ko po yung taong nagngangalang Juanito Rason. Donato, sigurado ka bang talagang si Audrey siya ang gusto mong maging campaign manager? Why not? Audrey is the best campaign manager everyone could have. Meron siyang sariling media network. He is a marketing genius at lahat ng inilaunch niyang product. Puro successful. Hmm. Papayag ka ba naman, Sapphire, na maging campaign manager si Aldrich? Of course.
Nakamove on naman na siya. And they are good friends again. Right? Sapphire, Iha, is there something wrong? What? No. May iniisip lang ako. Dad, nakapunta na ba kayo sa Tana? Nagkaroon ba ng expedition doon yung Gemini Industries? Bakit mo naitanong, Sapphire? Well, naisip ko lang kasi since nasa mining business tayo, baka naman may ginawa kayong expedition noon kasi maraming mga mina doon sa mga bundok doon. Anda. Wala. Okay. Ito na yung address. Mawalang galang na ho. Meron po kaming hinahanap na nagangalang Juanito Rason. Nandyan ho ba siya? Ako yung Juanito Rason. Ba't niya ako hinahanap? Pwede ka ba makausap? May gusto lang akong malaman. Tungkol saan? Tsaka madami akong ginagawa eh. Tungkol sa mining expedition sa bundok ng Tana. Ilang taon na nakalipas. Ma, may pagtatapat si Langkawan. Ano yung Langkawan? Langkawan, sabihin mo na kung ano nangyari kagabi. Nasabi ko na po kayo. Na hindi siya takot sa mga kawal, bagkos sila ang takot sa kanya dahil anak mo siya. At ang kapangyarihan nito ay gagamitin niya upang i-manipula sila. Kagabi, pumunta siyang mag-isa sa parang na tila walang kawal na nakapigil sa kanya. Si Langkawan lang ang nakapag-uwi sa kanya. Ama, anong maaari nating gawin? Paparusahan ang anumang kawal. Tila sa'yo lamang nakikinig si Giana, Langkawan. Kaya't mula ngayon, inaatasan kita magbantay kay Giana. Tandaan mo, ito na ang pagkakataon mo para mapalambot ang puso ni Giana. Opo lang, Ebiano. Hanapin mo siya. Ama, paano kung hindi napalambot ni Langkawan ang puso ni Giana bago dumating si Silang? Wala ka mang tiwala sa akin, Rahon! Ako nang bahala. Driver lang mo kasi nila ako sa buong expedition na ginawa nila. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng trabaho talaga nila eh. Tsaka lagi ako nasa sasakyan. Kung driver ka nila, edi naririnig mo yung mga pinag-uusapan nila. Oo. May nabanggit ba sila tungkol sa Hiyas Santana? Meron, pero hindi ko lang maalala eh. Tagal na kasi nun eh. Alalahanin mo. Sir, mahigit 20 taon na ho ang nakalipas. Ang tagal na nun. Saan mo sila huling hinatid na magkakasama? Talagang hindi ko na ho talaga matandaan. Hindi ko na maalala eh. Isipin mo, lalahanin mo, saan mo sila huling hinatid na magkakasama? Magkakasama ho kasi sila sa isang misyon. Pagkatapos pinasok silang katutubo. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Kung saan na sila napunta. O, sige. Kapag may naalala ka pa ulit, puntaan mo lang kami sa presinto. Okay. Salamat ha. Mauna na kami. Salamat din. Hello? May mga taong nagpunta rito. Nagtatanong. Tungkol sa Hiyas ng Tana. Yana, siguro naman may balita na sila tungkol kay sila ngayon. Kausap nila kay Biano, sinalakay Lucio at Apo Asig ngayon. Sana nga, Isay, labis ng pag-aalala ko kay Silang. Ama! Galing na kayo kay Apo Asig. Ano daw balita kay Silang? Pati si Lucio, hindi alam kung nasaan ang anak niya. Kaya ayaw ko na kumasa ka sa una. Kaya iniklihan ko na lang ang taning niya. Pero ama, si
sigurado ako hinahanap na niya ang Hiyas. Hanggang kailan? Hanggang tumandang dalaga ka? Paano kung patay na siya? Paano kung nagtala na siya? Ama, hindi niya gagawin yun. Pakinig ka, Alex. Patahimikin niyo si Juanito Razon bago ito magsalita. Kailangan makarating to kay Silang para madaliin niyang paghahanap. Eh, paano nga ni? Hindi natin alam kung nasan siya. Karen! Halika! Tawagan mo si Laura. Pakibalita ka kay Silang. Sabihin mo na rin sa kanya tungkol sa taneng. Sige po, lakay Lucia. Oo, Karen. Asa Manila si Silang. Masidhi ang paghahanap niya ng Hiyas. May nangyari sa kanina Sapphire eh, kaya hindi agad nakapagpaalam bago bumaba. Ano ka mo, Laura? May nangyari kay Silang tsaka kay Sapphire? Paano na si Giana? Hello, Kared? Ano ka mo, si Giana? Pakisabi kay Giana, huwag siya mag-alala. Babalik si Silang, daladala niya na yung Hiyas. Kahit may nangyari na kay Silang tsaka kay Sapphire, babalik ka pa rin yung si Giana? Sus, may sabihin mo kay Silang, bilis-bilisan niya at nalalapit ng taning niya. Nabukasan ng araw. Hanggang pagbilog na lang ng buwan, ha? Kared, ano ka mo? Pagbilog ng buwan? Hello, Laura! Hello, Kared! Kared! Hello! Laura! Kausap mo si Kared? Oo, si Kared. Kared! Laura! Hello? Hello, Kared! Signal. Ang sabi ni Kared? Nabawasan na daw ng araw yung taning mo eh. Sa pagbilog ng buwan, kapag hindi mo daw naisoli yung Hiyas, eh, hindi na daw matutuloy yung kasalan. Eh, sa isang linggo na yon. Anong gagawin mo, insan? Kailangan kong makausap si Donato Salvador. Donato Salvador? Yung tumatakbong vice-presidente? Oo. Oh. Yun ang tatay ni Sapphire. Oh, wala na naman signal. Ano nga ulit yung sabi ni Laura? May nangyari kay Sila tsaka kay Sapphire. Tapos, babalik ka pa niya si Giana. Ba talaga to si Sila? Namamangka sa dalawang ilog eh. At ito naman si Laura, kinukonsente naman yung pinsan niya. Ay, nag-iiba na talaga siguro ang pananaw ng tao pag bumababa ng kapatagan eh. Ano nasasabihin ko kay Nana Negay nito tsaka kay Lakay Lucio? Huwag na lang kaya ako umuwi. Maglayas na lang kaya ako. Silang naman kasi. Nilagang kamote? Girl naman, bakit naman niya may papamerienda mo sa akin? Ayaw mo ba? Eh, sarap naman to eh. Ay nako, eh, kailan mo pa naging gusto yung nilagang kamote? Eh kasi, nung nasa Tana kami, ito yung kinakawin namin pag walang harvest. So mukhang namimiss mo na ang Tana, ah. Eh, dinadala mo dito sa bahay yung pagkain nila. Yaka naman bukas, pagpunta ko dito, buong tribo na ang maabutan ko. Hindi pala. Baka si Silang lang, di ba, girl? Portia, may sinabi sa akin si Silang. Sabi niya, may kinalaman daw si Dad sa expedition sa Tana dati. Ha? Eh, ibig mo sabihin, nakapunta na si Tito sa Tana? Yun lang nakita ni Silang sa mga researches niya eh. Ano? Weird. Kaya nga, eh nakukonfuse nga ako lalo kasi nung una, inilihim nila sa akin yung kinulong nila si Silang. Tapos ngayon ito, ayaw sabihin sa akin yung dad yung totoo. Ano ka ba naman, girl? Alam mo namang nasistress sila pag about dyan sa tanang yan. Eh, alam mo naman yung nangyari sa'yo, di ba? Eh, oo nga. Eh baka naman hindi lang talaga kilala ni Silang si dad. Hindi alam na si Dad ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Sobrang love mo talaga yung daddy mo, no?
Oo naman. Siyempre, dad ko yun, no? Kahit na minsan may mga misunderstandings kami, in the end, alam ko naman para sa kabutihan ko yun, eh. Tsaka tinuring niya ako para sa sarili niyang anak. Kahit ampan lang ako. Ano? Matagal pa ba yan? Alam mo, gutom na ako, eh. Or siya kakalaga ko lang. Matagal ba yan? Kumukulog. Ano bang pwedeng makain dito? Thank you. Thank you for giving me a very loving daughter. Sana po ay mapunuan ko ang lahat ng expectations niya sa akin. At sana ay maging karapat-dapat akong ama para sa kanya. Ano namang kinalaman nung tatay ni Sapphire doon sa pagkawala ng Hiyas? Kasama siya sa ekspedisyon noong panahon na nawala ang Hiyas. Kaya ba sinasabi ni Apo Asig na si Sapphire ang susi sa Hiyas? Dahil may kinalaman ng tatay niya sa pagkawala nito? Dahil si Sapphire magdadala sa iyo sa tatay niya? Tama! Si Sapphire nga ang daan para malapitan mo si Donato Salvador. Hindi ko kailangan ng tulong ni Sapphire. Malalapitan ko yung Donato Salvador na walang tulong galing sa anak niya. Bakit ba ayaw mo magpatulong kay Sapphire? Di ba sabi mo ayaw mo mag-isip ng masama si Lalaki Biano tungkol sa inyo? Insan, nasa Maynila na kayo eh. Magsama man kayo ni Sapphire magdamag, wala namang magsusumbo kay Lalaki Biano. Ayoko masira ang tiwala ni Giana sa akin. Mawawala lang yung tiwala ni Giana sa'yo kung hindi mo mababalik yung Hiyas. Maliba na lang kung may dahilan siya para magselos. Insan, huwag mong sabihin, kaya ba ayaw mo makasama at makausap si Sapphire? Dahil natatakot ka baka magkagusto ka sa kanya? Hindi. Wala. Hindi ako magkagusto kay Sapphire. Kahit kailan, hindi ako magkagusto doon. Si Giana lang ang para sa akin. Siya lang ang gusto ko. Bakit? Defensive ko naman yata kapag si Sapphire pinag-uusapan. Sagabal siya sa mga plano ko. Hello? Oo, andito siya. Si Nestor. Nestor. Sige. Tumawag si Juanito Razon. Alam daw niya kung nasa nangyayas. Bakit nila ginawa sa'yo yan? Ang Hiyas! Nasaan ang Hiyas? Hindi ko alam. Driver lang ako sa expedition. Sino ang leader niyo? Sino ang nag-uutos sa'yo? And Justin. Hi, nice to meet you. Please, have a seat. Sila ang tutulong sa atin sa PR. No offense, pero akala ko okay na tayo kay Aldrich bilang campaign manager natin. Oh, my darling. Kinuha natin sila na sumama sa campaign para magkaroon pa tayo ng mas maraming positive media coverage para sa kampanya ng dad mo. Ms. Sapphire, you'll be direct.
alam naman natin na medyo tumatagilid ang publicity ratings ni Mr. Salvador. At dahil yan sa recent bad publicity concerning him and the family. And that includes you. And Aldridge, napakalaking issue ng kasal nyo na naudlot. Tapos nawala ka pa. Until now, hindi maiwasang pag-usapan yan every time nababanggit ang pangalan ni Sir Donato. And one time, ginamit na yun ang kalaban mo para sa campaign against your dad. Pero, magagawa natin yan ng paraan. Kailangan lang natin i-play up ang pagbabalik mo at ang reconciliation nyo ni Aldrich. Pero hindi naman kami nag-reconcile ni Aldrich. Iha, we understand that. Pero kaya mo na lang mag-explain sila, Dennis, para maintindihan mo. Dennis? The point is not whether nag-reconcile kayo o hindi. Ang importante, makabuo tayo ng positive publicity para sa campaign nyo. Isa kasi sa pinaka-effective way para kilitiin yung mga botanteng masa na yan ay yung love angle. Parang yung mga artista pag meron silang bagong movie, di ba? Pasok na pasok. Pero hindi naman kami artista, hindi naman kami nasa showbiz. Oh, but please, politics is show business. Kailangan mo benta ng politiko. Parang nagbebenta ka rin ng pelikula. You need all the gimmicks we can get. On my part, it's okay. Kung makakabuti to sa campaign ni Tito, I'll do it. And, Sapphire, huwag ka mag-aalala. Because Aldrich is gonna treat this very professionally. Kung hindi mo gusto, hindi ka naman namin pipilitin na maintindihan namin. Program, pwede na po kayo magpa-register. Sa loob na lang po, sir. Nakita ko yung ginawa mo kanina kay Alex. Thank you so much. I know you did that for me. Naging mabuting ama kayo sa akin. So gagawin ko ang lahat para suportahan ka, Dad. Thank you so much. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang ating susunod na Vice Presidente, si Mr. Donato Salvador! Maraming maraming salamat sa inyo, mga kababayan! Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating. Ang alam kong excited na kayong lahat! Dahil malapit na ang campaign period at pinaghahandaan natin yan. At marami tayong gagawin at i-discuss natin yun ngayon. So the meantime, gusto ko munang pasalamatan ang aking pamilya. Una-una, ang aking mapagmahal at putihing asawa, si Elizabeth Salvador.
katawan! Hindi lamang para sa kilusang masang Pilipino! In our midst, let us all welcome Mr. Aldrich Zaragoza! Sandali. Kung si Safar ang kailangan mo, huwag ngayon at huwag dito. Ikaw ang gusto kong kausapin tungkol sa Hiyas ng Tana. Hindi iiran ang batas ng Maynila. Batas ng Tana ang pag-iiran. Sa bahay niya, magbabakasakali ako na may makita ko doon.